Paano kayo nakahanap ng a-applyan dito sa Finland? Possible pala. Oh. Mga taga-ibang country na gustong pumunta dito sa Finland, itry nyo yung... Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon guys ay may imi-meet tayo galing Poland. So let's see! Na-meet ko lang din sa YouTube. So, hintayin lang natin saglit guys. Andito na daw sila. So ayan, nag-travel sila galing Poland. Para lang imit ako. Joke. Ang kabal ng mukha. O hindi, meron silang inasikaso dito sa Helsinki. So hello sa inyong mga nandyan sa Poland. Ayan, hello! Ano, hindi malamaya na. Natin. From Poland, yes! Irene and... Anong pangalan? Arnel! Nice to meet you! Grabe, saka ko sa weather dito! Oh my God! Hindi pa! Mga ano lang doon, mga 10 pa lang ata ngayon doon, 15? Ah, okay. Hindi pa nga ganito kalamig. Ano pa lang to? Medyo warm up pa lang to. Ayan guys, so interviewin natin sila mamay. Ayan guys, so we're here with Jen and Arnel from Poland. Meron din pala silang YouTube channel, please subscribe. Arjen Martinez, yun. Yung YouTube channel nila. From Poland pa yun na guys, tapos nag-travel sila papunta dito. So, tanungin natin sila syempre, para yung mga kasama natin dyan matuto din. Yung mga gustong mag-cross country lalo na. Number one, paano kayo nakahanap ng a-applyan dito sa Finland? Ako nakahanap ako, Gria, kay Baruna, nandyan siya, at saka yung Indian. Yun. Indeed na may option guys. Option. Pwede niyo siyang i-download sa Play Store. Ay, anong spelling? Indeed. 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 So, i-download niya lang yun and may English version naman siya. Kaso guys, kung dito kayo i-ano sa Finnish, sa Finland, maghahanap ng work, hindi siya pwedeng i-translate from English. So, kayo mag-a-adjust talaga. So, translate. Na magtsatsaga ka talaga, guys. Guys, yun din yung sinasabi ko sa ibang mga kasama natin na nanonood. Talagang isagtsagahan yung i-Google Translate. So, yung iba naman sa LinkedIn. LinkedIn. Ay, LinkedIn. Oo, link siya din doon. Pwede din kayo doon mag-apply. So, ang nag-applyan nyo, yung Indeed at saka LinkedIn. Yun. Dalawa. So, oo, yung dalawang. Okay. Doon, marami kang makikitang mga mga company. Job, ano, lalo na chef, yan, in-demand ngayon, mga cook, cleaners, and lalo na yan, nurse. Hindi, ganun kasi yan. Nung nakita ko siyang nakapost na kailangan na ng chef, nakita ko yung may concierge sa baba na pwedeng i-dial yung email lang. Yan. And makikita nyo naman dun guys kung if ever na pwede siya na English. Tapos in-invite niya ako dito for interview. Yan. Kausap kami kanina. So, kailan kayo nag-apply? Na-apply ko yan siya nung mga last month pa. Last month, tapos after 1 month, in-invite na kayo na mag-quan. So, hindi naman. Nag-usap na kami yan sa email na ganito ganyan na kailangan mo nang, yun nga, yung working permit. So, nag-offer ako sa kanya na i-meet ko siya, na pumayag naman siya. Kasi nga, may travel din naman talaga kami dito, guys. Yun nga, dahil birthday ng inyong lingkod tomorrow. So, parang birthday travel niya. So, kaya parang nag-schedule din siya. Pumayag din siya na magpa-schedule ng personal interview talaga. Okay, yeah. So, yun. Parang double purpose yung maging ano na. So, yung gamit nyo na, anong hawak nyo? Residence? Shenzhen visa. Pwede yun na makapasok dito sa Pilipinas. Yes. Of course, Europe. Yes. So, yung Shenzhen visa, i-clear ko na lang kasi pwede ka mag-stay rito up to 90 days. Yes. But, ano yun? Nag-apply pa kayo ng tourist visa dito? Or hindi na? Hindi na. Yung hawak nyo na. Diretso na kayo. Okay. So, pag may Shenzhen visa ka, guys, is free ka na pumunta sa mga Shenzhen countries, like 32 countries dito sa Europe.
Okay. Part. So, wala like, na kayong ginawa? Reserve na lang kayo ng plane ticket? Yes. Diretso? Pwede kayong pumunta anywhere dun sa Shenzhen countries talaga. Pwede kayong makapag-travel within 90 days. But, hindi kayo allowed, guys. Yun yung lagi namin sinasabi, hindi kayo allowed na mag-work. So, pwede kayong mag-travel anywhere sa Shenzhen countries, pero hindi kayo allowed na mag-work. So, yun. Inuulit namin yun, paulit-ulit, para ano, kasi baka ikapahamak niya din, guys. Yung iba, sabi niya, kasi, sabagay, dito kasi, kailangan ng residence permit bago ka mag-work. Tapos yung iba, nagtatanong kung pwede bang i-change ang tourist visa to residence permit. Which is no. Hindi mo pwedeng i-change yung tourist visa to. Kailangan ka talagang makahanap ka ng trabaho dito. At makakuha ng residence permit. Yun. Ano nga ba ang Indeed na app? The Indeed app allows you to apply for jobs regardless of where you are. This is important as you can submit applications before other candidates and receive job alerts on your phone. You can also save jobs you find to apply for later once you've had time to review the requirements. So, i-download nyo guys ang Indeed na app sa Play Store. Type Indeed Job Search. Click Install, then Open. So, pagkatapos mo mag-create ng account at mag-sign in, ito ang makikita nyo. Dito nyo pwedeng i-type kung anong trabaho ang hanap nyo. At dito mo naman itatype kung anong lugar sa Finland gusto mong magtrabaho. Halimbawa, gusto mong magtrabaho bilang waiter, i-type lang ang Tarjoilija. I-type mo din kung saang city sa Finland gusto mong magtrabaho. Halimbawa, i-type natin Helsinki. Makikita nyo dito ang mga vacant position na waiter sa Helsinki. Mamili na kayo dito kung saan nyo gustong magtrabaho. Kadalasan makikita nyo ang mga term na osa aikainen o ibig sabihin ay part-time, määrä aikainen o ibig sabihin ay temporary or for a fixed period, vakituinen or ibig sabihin ay permanent position. Pagkapili nyo ay lalabas ang mga additional information about sa trabaho at tiyagahan nyo lang guys na i-Google Translate ang mga ito. Kung interesado kayo sa position, nakalagay dito ang email address at address kung saan nyo isasend ang CV or ang resume nyo. Kung cleaner naman, si Voya ang i-type nyo. Makikita nyo rin dito ang iba't ibang company na kumukuha ng si Voya or cleaner at the moment. Kung nurse ka naman sa Finland at gusto mo lang maghanap ng sideline, i-type mo lang din yung position at yung city kung saan mo gustong magtrabaho. At makikita mo dito ang mga kumpanya kung saan ka pwedeng mag-part-time. So, anong difference ng Poland at Finland? 2 days na kayo dito, di ba? Yes. Unang-una yung weather, guys. Grabe yung weather dito. Nakakaloka. Akala ko ma-adapt namin agad. Then nga, syempre from Poland kami, malamig na country, may snow din doon. Pero, no, autumn pa lang, guys. Grabe, negative. Negative. Hindi, actually, 2 degrees to 7 degrees lang. Pero yung hangin, no? Yung real feel niya talagang mas malamig pa kaysa sa 2 degrees. Kaya yung lola niyo, talagang pasosyal. Hindi nagdala ng mga ano, pang winter clothes. Nag-coat-coat yung lola niyo. Sa labas nga sa Poland, ganito. Nakakaglinis pa ako ng sasakyan na nakadangit. Oo, pero dito, oh my God. Hindi na, guys. Hindi ka na pwede umawa. Naka-gloves ka na. Dapat takip na yung natatakpan na yung tenga mo. Eh, wala. Hindi kami prepared. Kasi nga, parang inisip namin autumn pa lang naman ganyan, pero hindi, yun yung isa sa mga ano, na-shock kami dito, guys. Yung weather. Mami, and mami, parang channel mo ikaw bida. Hindi naman, ikwento ko. Okay lang. Okay yan. Ikwento ko lang, guys. Okay yan, si Zeno. Subscribe, guys, sa channel ko, guys. Irene TV. Arjen Martinez. Arjen Official. I-like ko na rin, guys, okay? Sa tingin nyo, anong mas mahal? Yan. Finland or Poland? Yung Finland. Cost of living, Finland, sa tingin nyo. Finland, mahal ako sa living. So, mas mura ang rent doon? Yes. Mas mura ang rent. Mas mura. Kasi dito ang mga rent dito sa bandang Helsinki, 700 to 1,100, sabi ko na. Doon, kung ikaw compare mo sa euro, 100 to 200 euro. Makakakuha. Bahay na yun. 200 to 300 euro, magandang apartment na yun. Ang mura.
Oo, maganda apartment na yan. And mostly ng mga workers doon, lalo na ang foreigner, free accommodation talaga. Shucks, mas makakaipon ka doon. Oo. Pero yun nga lang, syempre, yung sahod namin, kung ikukumpara sa, syempre, mas makondin. Oo, mas dito. Pero depende, kung factory ka doon, malaki ang difference ng sahod dito. Sa cleaner dito, kung factory workers ka doon, or housekeeping ka doon, malaki. Pwede bang malaki? Pag factory worker, nagre-range lang ang sahod doon ng 2,500 zloty to 3,000. 600 to 700 euro. Okay. Yun yung range niya. So, malaking difference pa din. Oh. Pero free yung accommodation. And yung transpo is mostly libre. Kasi nilalakad lang. Okay. Kasi kumukuha naman yung mga ano doon ng bahay along sa work. Para at least hindi na sila magagastos pa sa transport. Eh, every month, mga magkano ang para sa pagkain and groceries na ilalaan mo? Ay, ilang euro? Mura lang. Kung isa yung euro, daddy, ano? Kasi tayo na, gagastos tayo ng 500 maximum sa isang tao, no? Maximum na yan, magastos ka na nun, sis. Oo. Kung i-convert mo dito, 50 euro. Malakas ka na sa ano mo? Oo. Malakas ka na. May inom ng kasama. May inom na yun. Grabe. May alak na yun. Mababa nga ang kasutili doon. Mababa talaga, sis. Doon kahit kumain ka everyday sa mga fine dining resto, pwede. So, kasi 600 euro na sinabi nyo na sweldo ng factory worker. Mm-hmm. Pagbawasan mo yun ng rent or ay hindi, free accommodation pala. Gastos sa pagkain and everything. Ang malinis na mauuwi is 500 euro. Yes. Sa tingin ko same lang. Same lang dito. Kasi ang minimum wage dito 1,700 to 1,800, pero ang rent mga 700. So imagine mo nabawasan agad. Mababawasan pa yung 1,700 mo ng tax. Ang masusweldo mo talaga doon is 1,400. So, yun. Halos same lang din ang take home. Ang gagandahan lang dito kasi yung nakita nga natin sa vlog mo, yung benefits ng mga bata, pwede mong dalhin yung family mo. Oo. Chef, ako as a massage therapist. Massage therapist pala siya, guys. Kaya, sa shout out sa mga Pinoy na nandito sa Finland. Oo nga, baka may alam kayo, guys. Grabe. Baka naman. Yes. Message her or i-contact niya si yung Arjean Martinez na vlogs. Ang mga experience ko, ayun, inano yun, sarili. Experience ko, guys, sa hotel. Yeah. Hilton hotel na ako. Sinabi na lahat. Ayan, diba? Para at least, abangan natin. Mo, i-recommend nila. I-recommend nyo siya, guys, kasi soon makakapunta naman sila dito. And for sure, maraming mga gustong magpa-massage na mga Pinoy na nandito sa Finland. I-contact din natin siya. Kung gusto niya ng mga shatsu, Thai massage. Oh my God! I like ka. Ventusa. May mga bato-bato ka ba? Bato, meron ito. Hot stone. Diba may mga fan yun, diba? Hindi, ano yun eh. Pag ventusa, yung mga glass. Saka yung pang ano. So, at least nakita lang natin yung difference ng Poland and Finland. And kung paano mag-apply sa mga taga-Poland or sa mga taga-ibang country na gustong pumunta dito sa Finland. I-try nyo yung Indeed. And yung LinkedIn. Download nyo lang. May apps naman sila, guys. So, tsaga-tsaga lang na mag-translate nga lang. Kasi pag once na dito nga kayo maghahanap ng work from Finland, is hindi sila mag-a-adjust. Talagang tayo. May Google Translate ka. Pero possible pala. Oo. Tingnan nyo. Possible pala na i-Google Translate mo lang. Tapos, lalo na within Helsinki. Pag Helsinki ka talaga maghahanap ng work, allowed talaga yung mga foreigner mostly. Yung mga kahit hindi ka marang mag-Finnish kasi karamihan siguro dito is nag-English na. Karamihan dito sa Helsinki area. Maraming foreigners. So, ayun. Kaya may mga nag-English na. Kaya parang itatype nyo lang doon na within Usima or Usima, ano yes. Doon kayo mag-aaral. Kasi maraming job opening na kahit hindi required yung Finnish language.
yun guys, at least may nalaman tayong bago from Arnel and Jen. And guys, please subscribe sa channel nila. Sobrang marami kayong matututunan din, lalo na sa mga taga Poland and mga gustong mag cross country. Mga taga Finland na gusto pumuntang Poland. Yun, baliktad na. Ewan ko kung meron mag gusto. Hindi, para maliwanagan sila bago sila mag-decide, gagawin ko yan ng ibang video ulit na yung different yung maganda yun. Na, tawag yung comparison ng sahod. Maganda yan, Arnel. Tingnan nyo na lang sa vlog ko, baka next week, pag nakasubscribe na kayo, ilagay nyo pindutin yung notification bell para updated kayo sa video yung gagawin ko. Pag nagawa ko na yan, magkaka-entry na kayo pumunta ng Finland or Poland. Wow! Uy, very interesting yun. Ikan mo. Grabe, maganda yun. Abangan ko din. So, ayan guys. So, yun lang guys. Ano pang additional? Wala, magtitingin ko lang kami kasi sobrang bait talaga nito ni Sis Irene. Yung pinaunlakan niya kami. Of course! Kahit giniginaw na siya. Kahit giniginaw na siya. Kaya yung giniginaw. Hindi, may pawis pa. Hindi, sobrang lamig talaga dito guys. Ako nakakasya. Sa mga papunta dito, nako, shout out. Magdala kayo ng mga... Panoorin niyo yung vlog ko na what to prepare for winter in Finland. Oo, napanood ko yun. Bongga, mas doblehin niyo parang guys. Doblehin niyo ba? So ayan, thank you so much. And sana, pag pumunta kayo dito, ma-meet niyo din si Sis Irene. Sobrang bait guys. And down to earth. And sobrang humble. Sabi ka ba? Santo na pa, santo na pala. Santo na siya. Wala na lang yung bilog sa ulo guys. Pa-angel na. Pa-angel na guys. Ayan na. Grabe, good vibes tong mag-asawang to guys. Yan, kung gusto yung sumaya yung araw nyo, i-subscribe nyo sila. Nakakatuwa yung mag-asawa. Nakaka-good vibes sila. Sobrang nag-enjoy ako. Hindi ko yun alam, yung Indeed na app. So, pwede pala kayong mag-apply doon. So, dagdag kaalaman na naman yan sa atin. Lalo na sa mga gustong mag-apply dito. So, yun. Pwede nyong itry yung Indeed. Pero pag caregiver kayo or nurse na nag-work outside Philippines na gusto nyong pumunta dito, Silk Road Workforce Management, sila yung kumukuha ng mga caregiver, nurse, cleaner, chef, ganun. Sa LinkedIn din, doon marami daw pwedeng makakuha ng work. So LinkedIn, Silk Road Workforce Management, tas yung Indeed na app. Ang dami ko rin natutunan. And happy, happy birthday, Arnel! Thank you so much, Arnel and Jen, sa pagbisita nyo dito sa Finland. And hope to see you soon again. That's it, guys, for today. And remember, guys, you only live once. So enjoy life, God bless, and take care. Yes. Bye-bye! Bye-bye.